Nakatikim ka na ba ng aborted na sisiu? Malamang oo, kasi isa to sa paborito nating mga Pilipino. Ang balut, mas pinasarap dahil ginawang spicy adobo. Madali pa to sa Easy, tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Yo, welcome to Pimp Your Food. Shoutouts kay Boss Philip, pinadalahan niya ako nitong napakaraming balut. At dahil napakaraming nito, kaysa magsawa tayo kakakain ng nilagang balut, yung iba dyan, gagawin ko na lang spicy adobo para masarap iulam, di ba? Bali, nilinis ko lang yan, scrub ng konti, tapos pinakulaan sa tubig na maraming asin para masarap yung sabaw ng ating balut. Ayan, pagkaluto, kumuha ako ng 12 piraso, binalatan ko, tapos yan, hiniwalay ko yung sabaw ng balut, gagamitin natin yan sa sauce ng ating adobo. Speaking, simulan na natin ang ating adobo sauce. Magigisa ako ng bawang. Medyo maraming bawang, masarap yan sa adobo. Hintayin lang natin yan na mag-brown and then maglalagay ako dyan ng sibuyas. Yes, papasarapin natin itong ating adobo sauce para, yun nga, di ba, paulit-ulit sinasabi na sabaw palang ulam na ganun ang gagawin natin dyan. Naglagay ako ng konting sili, konti pa at konti pa, yan. Para naman talagang kagat ang anghang and then naglagay na ako ng laurel. Medyo maraming paminta, ayan, para mabango at talagang ano, diba, masarap at maanghang. Ayan, gisa natin ng konti and then maglalagay na ako dyan ng isang tasa ng suka. Yes, hindi natin gigisa ang ating balot kasi luto na yan para hindi madurog. Alright, paboritong suka nyo yung gamitin nyo, isang tasa ang ginamit ko dyan. Hayaan ko lang yung kumulo hanggang sa mawala yung tapang ng amoy ng suka. Mga ano, 3 to 5 minutes. Alright, ayan, and then lalagay ko na yung ating sabaw ng balut, kalahating tasa ng tubig, at kalahating tasa ng toyo. Ayan, tapos maglalagay tayo dyan ng kalahati din ng chicken cube. Siyempre, bubudburan natin yan ng ano, konting asukal para pambalanse at budbud nitong ating pampasarap. Sabi ko naman sa inyo, papasarapin natin tong ating adobo sauce. Talagang ano, kahit na wala nang balot yan, makakain nyo na yan, ulam na yan. Pero syempre, lalagay natin yung ating balot. Pakuluan lang natin yan ng mga 5 minuto ng walang takip para talagang mag-merry yung mga lasa nila. Dapat yung kulong-kulo. And then, pagka after 5 minutes, pwede na natin ilagay yung ating balot. Syempre, bago nyo ilagay, huwag nyo kalimutan tikman yung inyong sauce. Diba? I-adjust nyo na kung ano yung kulang bago nyo ilagay yung balut. Ayan, pagkalagay na ating balut, hinaan na natin ng ating apoy. Tapos paliguan lang natin yan ng ating napakasarap na adobo sauce. Gano'ng katagal? Siguro kahit mga 3 to 5 minutes hanggang sa makasip-sip talaga ng napakasarap na adobo sauce ang ating balut. Mapapansin nyo naman yan, medyo nag-iiba na yung kulay ng ating balut. And now look at that. O diba, sinasabi ko naman sa inyo. Kung natatakot kayo, kung medyo natatakot kayo kumain, maparami ng kain ng balut, subukan nyo itong recipe na to, spicy adobo, kasi yung sauce nito, talagang ulam na, promise. That way, hindi nyo na kailangan kumain ng napakaraming balut. Diba? Kaya kumbaga, dahil nga, sabaw pa lang ulam na. Alright, syempre, kung matapang kayo, pwede nyo naman yan gawing pulutan. Yeah, dahil maanghang, hindi naman yan. Anghangan nyo, di ba? Para hindi agad maubos. Ayan, shoutouts ulit kay Boss Philip. Pinadala niya ako ng napakaraming balut. Kung gusto nyo rin magpadala ng kung ano-ano dyan na pwede nating lutuin, message lang kayo sa Pimp Your Food Facebook page or mag-email kayo sa pimpyourfood@gmail.com. Para sa marami pang recipes, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Tipsy Goes Random, at mag-follow kayo sa aking Facebook page, Pimp Your Food, at mag-follow kayo sa aking TikTok at Kev_Andrade. Maraming salamat sa palagi niyong panonood, pagtangkilik, pagsuporta, pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyo lahat. Peace!